sa inyo lahat, mga kapatid. Kapatid sa Panginoon, brothers and sisters, sa lahat po, okay, magsisimula. I-share ko lang po ang salita ng Diyos. Kung bakit ibinigay ng Diyos ang Biblia. Una, para malaman ng tao na mayroong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pangalawa, para malaman ng tao na mayroong hari na makapangyarihan. sandaling yumuko at manalangin sa Diyos. Ama namin Diyos na nasa langit, sambahin ang pangalan mo sapagkat ikaw ay Espiritu. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga nakikinig at makikinig o manonood ng yung video nito, ipuin mo ang kanilang mga puso. Kung hindi ka pa nila tinanggap, naway sa oras na ito, ikaw ay kanilang tanggapin. Humingi sila ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakamali simula sa kanilang pagkabata hanggang sa ngayon. Buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, sa mga spiritual mong sa iyong spiritual na ipinagkaloob sa amin. Pamamagitan pananalig sa iyo, Panginoon, na pagtanggap sa iyo, kami magkakaroon ng spiritual Holy Spirit sa aming mga puso. Ikaw ay papasok sa aming mga puso. Ikaw maghahari sa aming buhay. Buksan mo ang aming mga espiritu na pag-iisip. Pagpalain mo, Diyos, ang araw ito. Malayang kumilos ang banal mong espiritu. Naway maituro ko sa kanila kung anong tama. Ngayon lamang sa iyong kauturuan, o Diyos, ayon sa iyong mga salita sa Biblia. Salamat po, Ama. Ito yung amo sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun nga, pangalawa, para malaman ng tao na mayroong hari na makapangyarihan. Pangatlo, na mayroon siyang iniwang kautusan na dapat nating sundin. Yun nga, yun po yung sampung utos, the Ten Commandments of God. At para na rin mabuksan ang isip ng bawat tao at maunawa nila ang kalooban ng Diyos. Pang-apat, na magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Yun nga, alalaman natin na magkakaroon tayo ng kaalaman sa pagkatakot sa Kanya, sa ating Diyos. Sa sinabi niya sa Kawikaan 1 verse 7, Kawikaan 1 versikulo 7, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Panglima, pwede natin piliin ang gusto natin. Kung gusto mong pagpalain, sumunod ka. Kung hindi ka naman susunod, kaparusahan ang kahantungan ng buhay mo o sumpa. Pang-anim, malalaman natin ang katotohanan magpapalaya sa atin dahil lahat ng tao ay bihag ng kasalanan sa mundong ito dahil kay Eva at Adan. Isinulat ang salita ng Diyos para sa lahat ng tao, maging anuman ang reliyon. Ang Biblia na nakikita natin ay marami. Pero iisa ang layunin, iisa ang nilalaman, at iisa ang nakasulat. Ang tungkol o turo sa tungkol sa Panginoong Jesus. Totoo at galing sa Diyos. Kapag ang pinangaral ay hindi tungkol kay Jesus, ito ay huwad at bulaang mga ngaral. Gaya ng nararanasan ng mga born again Christian o ang mga nakakilala at tumanggap sa at nanalig kay Kristo Jesus. Kung paano
gumagalaw at tumutugon ang Diyos sa amin. Kapag hindi nyo naranasan, hindi nyo malalaman na ang Diyos ay totoo. At hindi rin nyo siya makikilala ng lubusan. Kailangan po natin makinig ng salita ng Diyos upang mabuksan ang ating espiritual na kaisipan na galing sa ating Diyos. Ngayon, bakit nga ba nilalang ng Diyos ang tao? Una, upang siya ay makilala at igalang. Pangalawa, sambahin, parangalan at dakilain. Sinamba siya ni Abraham sa Genesis 17, versikulo 3. Nagpatiro pa si Abraham sa Diyos. Pangatlo, maging hari ng ating buhay, ang ating Diyos. Pangapan, upang iligtas tayo sa darating na kapahamakan. Sinabi niya sa John 3:16, kaya lalaman pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun tayo iniligtas ng Diyos, ganun tayo kamahal. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sa kanyang pagkamatay sa krus ng Panginoong Jesus, tayo ay nahugasan ang ating mga kasalanan. Panglima, upang awitan natin siya lalo na pagdating natin sa langit, sapagkat yun ang nakasulat sa kasulatan. Upang maging banal at walang kapintasan, maging malinis ang ating puso. Kawalo, lumayo tayo sa kasamaan. At saka sundin ang kanyang kalooban. Kasampo, kalooban ng Diyos na lubos mo siyang makilala, mapalapit ka sa kanya. Ibigin at paglingkuran mo siya ng buong puso. Sinabi sa Mateo 22, versikulo 37. Ang ibig sabihin ay siya lang palagi ang iniisip mo. Huwag tayo masyadong magbabad sa gadget. Kailangan natin ang buhay natin para sa Diyos. Sapagkat ang bawat tao mayroong layunin. Hindi tayo nabuhay sa mundong ito para gumawa ng masama. O ilis natin ang ating paningin, ang ating intention sa Diyos. Kaya tayo nilalang ng Diyos, yan ang mga bagay na sinabi ko upang siya'y paglingkuran ng buong puso. Alalahanin natin ang pagkamatay ng Panginoong Jesus. Ganyang pagmamahal, pag-ibig sa atin, sakripisyo para sa atin. Sapagkat inibig na tayo ng Diyos, bago pa nilalang ang sanlibutan, ang langit at lupa. Ang susundin mo ng buong puso, ang Diyos ang susundin mo ng buong puso na dapat lagi mo siya kasama. Ano man ang iyong ginagawa, lagi kang magpasalamat sa Diyos. Sa umaga, dapat lagi magpasalamat dahil binigyan tayo ng buhay. Nagkaroon na tanong ng buhay, ng kalakasan. Ikaw ay ligtas, hindi ka nagkakasakit ng malungha. Napakalaking blessing na ito kapag ikaw ay nagkaroon ng magandang pangangatawan. Diba? Sinabi sa Mateo 4, versikulo 4, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So, ang pagkain ng ating katawang ay tinapay, pagkain naman ng ating espiritu, kailangan pakainin natin. Kaya hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. At kung paano tayo magkakaroon ng relasyon o magiging anak ng Diyos? Ano nga ba? Sinasabi sa Juan 1, versikulo 12. Kaya't lahat ang
Kaya't ang lahat ang nanalig at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban Niyang maging anak ng Diyos. Magiging anak man tayo ng Diyos kapag tayo nanalig sa Panginoong Hesus at tinanggap natin Siya, dun papasok ang Holy Spirit sa ating puso. Siya ang magtuturo sa atin upang tayo maging matuwid at maging banal upang ating masunod ang kalooban ng Diyos. Manampalataya tayo sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus at tayo'y maliligtas. Sinabi Niya sa John 3:16, hindi tayo mapapahamak, hindi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Biblia araw at gabi. Sinabi Niya sa Joshua 1:8, dilidilihin mo iyon araw at gabi, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya kailangan natin dilidilihin ang salita ng Diyos. Basahin natin. Huwag tayong laging nakatutok o nakababad sa mga gadget. Isipin natin lagi ang Diyos. So, pag Siya ang mahalaga sa buhay na ito, kaya tayo nabubuhay. Upang parangalan natin ang Diyos, dagilahin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Paano ba ng kasala ang tao? Sinasabi sa Genesis 3:3, sabi sa salita ng Diyos, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Namatay ba sila nung kinain nila ang bunga? Hindi, di ba? Pinalaya sila sa hardin. Ang namatay ay ang espiritong nakikipag-ugnayan sa Diyos na magitan Niya ng kasalanan. Ngayon, paano may babalik ang espiritu upang tayo ay muling makalapit sa Diyos? Paano naman mawawala ang kasalanan ng tao? Sinabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinabi niya rin sa Ephesians 2:18, sapagkat sa pamamagitan Niya ni Jesus, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. So makakalapit na pala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus. Pagtanggap natin sa Kanya. Pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus, nahugasan ang ating kasalanan at nawala na, makalalapit na tayo sa Ama. Part 4. Sino ba si Jesus? Siya ba'y Diyos o tao? At nagkatawang tao ang salita. Sinasabi sa Juan 1:18, at nagkatawang tao ang salita. Tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong na Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kailanman walang taong nakakita sa Diyos. Subalit pinakilala Siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sa Filipos 2:5-8, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat Siya'y Diyos, hindi nagpilit na kapantay ng Diyos. So, ang Panginoong Jesus pala ay Diyos. Nagpakababa Siya, hinuman Niya ang Kanyang pagka-Diyos. Hindi Siya nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad Niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Sinabi rin sa 1:5, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala Siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. So, hanggang dyan na lamang po mga kapatid. Sana po naunawaan nyo, nabuksan ang inyong kaisipan.
Muli po tayo papasalamat sa Diyos. Salamat po aming Ama na nasa langit at binuksan mo aming spiritual na pag-iisip. Patuloy mo kaming patatagin, O Diyos, sa aming pananampalataya. Tanggapin ka namin bilang Panginoon sariling Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.